Hey, it's Phil. So for today's video, aakyat tayo ng Mount Ginseba. So samahan niyo ako and without further ado, let's get started. Nilakad ko lang muna simula dun sa bahay sa may Pantalan hanggang Barangay Hambian. Yes, kakamping, color pink, let's go. Pagkatapos maglakad ng butor lang uli kami paakyat ng bundok. Yung iba daw nilalakad to, pero since may option naman na sumakay, sumakay na kami. And dito sa part na to ay naglalakad na kami. So sementado pa yung lakaran dito, pero mamaya medyo hindi na, lupa-lupa na lang. Sayang hindi namin naabutan yung pagsikat ng araw na nasa tuktok na kami, pero kita pa rin naman dito ang ganda ng view. So malayo-layo na yung nalakad namin and unting usog pa. Dito sa part na to na yung sinasabi kong lupa-lupa na lang, pero saglit lang naman siya and mamaya stairs naman. Ayan, so mahaba-habang lakaran na puro hagdanan naman to. Dito talaga ako napagod sa hagdanan, pero mas okay na napadali na yung pag-akyat ng bundok. Kasi isipin mo, kung wala tong hagdanan, edi lalakarin namin siya by lupa. So thank you po sa paggawa nito. May stopover din, dito nakabili ng tubig si Ate Lily, yung kasama kong umakyat, tsaka yung anak niya na si Rafael. Tapos kung baga sa hiking, meron din ditong station. Yun yung first station. Parang pahingahan siya. Ang ganda. So, ito yung view dun sa pahingahan. Umupo muna ako kasi nakakapagod talaga. And inaantay ko si Ate Lily kasi bumili pa siya ng tubig dun sa may baba. And then, ito yung view dun sa pahingahan. Wala pa sa tuktok, pero kitang-kita na yung buong baryo dun sa baba. And, onting inarte lang muna ako dito. Papahinga lang saglit. And, maglalakad na rin in a while. Ganda talaga ng view, oh. And habang nag-emote, iinom na rin ako ng tubig. So don't forget to drink your water and bring your own water din. And bag, syempre, para malalagyanan ka ng tubig mo and iba pang baon. And ayan na, ito yung nakakapagod na part kasi sobrang tarik na hagdanan. So ayan, akyat-akyat na uli. Let's go! May nakalagay po eh. Ha, pagod na. So magbibilang dapat ako ng stairs, pero sa sobrang hingal at pagod ko, nawala na ako ng count. Buti na lang may mga number dun sa stairs. Salamat sa mga nagbilang na before me and sa mga nakaakyat na bago ako. And nandito na yung dulo ng stairs na sementado. So may mga part na lupa-lupa na. Sobrang hirap kasi madulas, kauulan lang kagabi. And ito na yung view doon sa tuktok. Ito yung view na makikita kapag umakyat ka doon sa platform. Ayan, kitang-kita yung buong bayan, yung sunrise, yung mga bundok, yung ocean, everything. So ang ganda talaga dito. Sobrang nawala yung pagod ko nung nakita ko to. Sobrang worth it akyatin. So try nyo na the next time you visit Banton Romblon. Ito pala yung sinasabi kong platform. Maliit lang siya. And ayan. Bye.
parang maliit lang siya na bilog, pero hexagon ata siya or decagon, basta marami siyang sides, pero ayan, isang buong paikot lang siya. Maliit lang pero perfect pang picturean. Sayang lang, marami pang fog, hindi kita yung bundok na sa gilid nito, pero ayan, maganda pa rin yung view kahit nakita yung sun, yung reflection sa ocean and everything. So itong part maraming fog kasi maaga pa kami pumunta, so pero ang ganda-ganda nito in person, yung mga bundok kitang-kita, and ayun, sobrang nakakatuwa lang talaga. So sana na-enjoy nyo yung view the way na na-enjoy ko ito and na-share ko sa inyo ng maayos. Ayan, salamat kay Ate Lily and sa anak niya na si Rafael na sinamahan ako dito pag-akyat ng Mount Gisiba. Iyan po ba yung nilakad natin kanina? Oo, oh, oo. Okay. So ayun na si Rafael, ayun yung view namin pababa. Sobrang hirap ng part na yan, pero okay lang naman. Ayan, so ito yung struggle na part. Kasi nga, walang hagdan. Kanina puro hagdan. Ito naman, maliit lang na daanan. Aray ko! So ayun yung view. Mahirap lang talaga dito ngayon kasi hindi pa naduktungan yung project na hagdanan. At least, di ba, parang namundok feels ka talaga. Hindi yung naghagdanan ka lang. Diba? Diba, diba, diba? Pero scary kasi bubulusok ka dyan pag namali ka ng step. So, bye. After naman nung pababa na lupa, eh, balik na din dun sa hagdanan in a while. So, ayan, mas madali na uling bumaba kasi hagdanan lang. Doon pala sa pahingahan may mini Gloria, tama ba yung term ko, pero may maliit silang Mama Mary doon, tapos may rosary, and ito na uli yung pahingahan. Tapos sa part na to, pababa na ako, doon na uli sa straight lang na hindi hagdanan na sementadong part. Dito yung may mga bahay-bahay, and may mga mabibilan ka ng inuman, so ayun lang. That's it for our Mount Gisiba trip. I will surely come again next time. Thank you so much for coming with me. And thank you rin po kay Ate Lily sa pagbigay sa akin itong mustasang napakalaki, grabe. Yun lang, let's go, pauwi na ako pababa. So may pahingahan agad dito kahit hindi pa nagsastart yung Mount Gisiba. Kasi nga, yung ibang tao nilalakad to, yung minotor namin nilalakad ng iba. So andito lang ako, flexing may mustasa like a bouquet of flowers. Ayan, so may dalahang mustasa na malaki. Pababa na ako. Yung minotor namin kanina paakyat, nilakad ko lang. Kasi walang motor na naghihintay sa baba. So, may naririnig akong motor, pero wala akong pambayad. So, bahala na. Lalakad na lang ako. Dahan-dahan ulit dito. Ako muna ako sa blog. Kasi mahaba-haba pa yung lalakarin ko. Mahaba pa. Shoot, laban lang part ito ng exercise. Okay lang po, sige po. Dala lang ng pulbong? Opo. Ano sa kalabunta doon? Opo. Thank you po. Didiretso na kita doon. Lapit na naman yung bahay ko doon.
Buti may nakadaan sa akin na motor na kakilala ko dahil kilala niya si Papa. So thank you po kuya, hindi ko na nilakad pababa and nahatid niya na ako hanggang bahay. Thank you so much. Thank you po, ingat po. Thank you. Ayan, pakita ko lang yung musta sa bigay ni Adelili. Laki talaga. Ang daming samgyupsal malalagay mo dyan. And that's it for this video. If you enjoyed watching this, please don't forget to give this one a like and comment down anything below. Of course, subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa next vlog ko. Don't forget then to share this to your Bantuanon friends. And remember to keep the world full of sugar and spice and everything nice.